Excuse po na. Ate AG. Siyempre po, cucumber. Oo, video ang pinidyong mali. Anti-aging sa kapansin. Oo, pag-anti-cancer. Hilang ako ah. Anti-aging ah. No, anti-aging. Guys, say hi muna. Huwag mo na CBA yan eh. Hi. Say hi guys. Cucumber po, meron po siyang vitamin E. Hi. Amin po yung nila. Cucumber po. Apat. Tinanggal na po yung seeds po kasi mataas po sa acid content ng seeds po. Kaya bro, tinanggal na yung seeds kaya di ba? Very healthy sa allergy. Number one po sa acid content, ang na mataas ang acid, yung pong sa tomato po. Yung buto? Yung seeds po. Yung seeds po. Pwede na tambal na rin. Kasi nalang natin si pakatukukusat dyan. Magaling mag-uusat yan. Pero meron po tayo tinatawag na dry seeds. For example, gaya po ng sesame seed. Ang sesame po, sesame seed po, dahil dry siya, mawawala po yung acid content niya, which is nataturn po siya into protein po. Eh yung chia seeds? Chia seeds po, one of the best seeds mo yan. Kamang wellness. Yung dragon seed. Yung dragon seed. Kung ito mo, pa tayo? Hindi, madam. Next po. Intimidate lang. Pineapple. Carrots po. Cucumber. Pineapple. Carrots. Siyempre po, hindi mo mawawala ang ating superfood. Ay, yun, dyan ko nahihirapan eh. Paano pag wala niya, no? Pupunta pa kami pag time. Malunggay, malunggay. Pero po kami sa Salcedo, ma'am. Yun nga po yung alternative spot, malunggay po. Pre, malunggay na lang sa akin, bro. Parking area po yun sa Salcedo. Doing Sunday po. Ay, Salcedo. May oras na. Loy. Mismo na kayo video. Hindi naman parking, no, sir? Parking? Sir, ano yung business? So, 8 classes? Paano po? Ay, hindi po, pipili po kayo kung alin po dun. Pero mas maganda po magpapakonsult po. Gaya po sa amin sa nurture po. Bago po kami magbigyan ng mga healthy juice, healthy food. Kinakonsult po muna ng register nurse. Wala ka po sa kulo, ano? Ang lalaki pa yung mga isang doon lahat. Dati namin. Pwede bang kunwari yan, lalagay ko sa freezer? Opo, pwede naman po siya ma'am. Pero mas maganda po kasi ma'am, pagkagawa, inom po. For example, in the whole day po, pwede po yun. Pero sa kinabukasan po, mas maganda kung mag-blend tayo ng panibago. So, ang tip ito lang, dapat naka-chop na. Opo, naka-chop na po. Para mas madali. Okay, yan pa gagawin ko na ngayon. Gagawin ko rin yan. Pero, yes, madam, nakikita naman. Pero kuya, di ba, for example, busy ka sa work, yan, a week. For a week, kumakain ka ng mga unhealthy. Tapos, pwede ba yung detox week mo next? Isang linggo lang, ganun? Or, mas maganda po kasi, sir, kung sinasama natin ang diet po. Kasi ito po, kung for example, detox, di ba po? Tapos, for example, magpapapayat po tayo. Hindi po kasi parang Advisable na inom ka lang ng inom ng juice. Pwede po yun, in a long time po. Pwede po. Pero kung gusto nyo ng 7 days po, kaya-kaya po yan with juicing po. Kaya lang, dapat lagi exercise pa rin po. Ah, kailangan po. Yes po. Kailangan pa rin. Ito, piniisip ko kasi kunyari, kakain ka nga ng, hindi ka juice for a week. Ganun. Ano bang advisable? Araw-araw kang uminom? Or... Araw-araw po talaga dapat. Mahirap din ha. For example po, mahilig po tayo magkape. Parang substitute mo siya. Substitute na lang po siya ng juices po. Pero pag hindi na magkakanin, sir. Magkakanin po, pipili po kayo kung ano po pinamagkakanin sa inyong meal po. Pero sa base po sa study po, lunch po talaga ang pinaka-heavy po dapat. Kasi matutulog pa po tayo sa gabi. Pero yung iba po, gabi po yung sinasabi para ma-digest po kinabukasan. Pero pinaka-the best na po talaga yung lunch po. For example po, pagka may client po kami, binibigyan po namin normally po pagka detox po. Salad po sa, soup po sa umaga. Pagdating ng lunch po, heavy na po, pero half size lang po siya. Pero may ulam po siya, kahit fish. Then sa gabi po, soup na po siya. In 7 days po, ang laki po ng pagbabago. Kasi, yes po. Actually, meron po kami isang marketing manager. 7 days. Marketing manager po namin, malaki. 7 days, madam. January pa. January pa start, ha? Into 7 days pa.